This episode contains scenes that some viewers may find disturbing and/or may not be suitable for younger audiences. Viewer discretion is advised. Ate, dito ba talaga tayo mag-aalmusal sa labas ng bahay? Ang init-init! Ito namang si Rosauro. Napaka-ignorante. Ru, call me Ru! Rosauro, ang mga Hollywood stars, nagbe-breakfast talaga yan sa ilalim ng naglulumiyab na araw. Kasi hodang sobrang init o may heatwave. Bakit ka mo? Nakakasosyal. Nakakaalta. Parang isang Hollywood movie. Isang series sa Netflix. Hindi katulad ng mga teleserye na pinapanood ng mga kasambahay ko. Nagbe-breakfast via Zoom. Makakain ba nila yon? O kaya nagkukulong sa loob ng bahay? Alipin ng pandemya. Nakakaawa. Alam ninyo, ang buhay natin ay isang teleserye. Ay bida at kontrabida. Puno ng iyakan, ng drama, ni mga taong nakakatawa, at karaniwan sa mga karakter na nakakatawa, sila pa yung umiiyak sa loob. May mga conflict na hindi natin inaasahan. Mga eksenang magpapahagulgol sa atin sa dulo. Gaya ng buhay, isang teleserye. Isang teleserye, lahat posible. Kahit yung pinaka-imposible, pwedeng mabago. Para yung mga pa-under na ni Lord. Puno ng pag-asa at sorpresa. Puro sa amin naman yan. Mm-hmm. Dati siyang extra sa Sampaguita Pictures. Extra with lines. Tapos naging support sa mga pelikula ni Nida Blanca at ni Charito Solis at sa mga batang, kay batang Nora Honor. Oo, kasama siya dun sa mga nag-stampid sa Himala. Galing pala. Ang galing niya talagang gumulo. Good morning pa! At sino naman itong mga ito? Ate, bisita ko! Bisita? Bisita? Pedro? Ito? Rosauro, bisita o bayarang lalaki? Ma'am, libre lang po ako. Hindi po ako nagpapabayad. Lahat po, gagawin ko para lang kay Aneska. Aneska, ang ginagawa mo dito? Anong bagat? Siyempre, bilang girlfriend mo, dapat diba lagi tayo magkasama? Girlfriend mo? At sinong boyfriend mo? May boyfriend ka? Akala ko ba ako ang crush mo? Diba? Nag-sex na nga tayo. Nag-sex na kayo? Hindi oh! Hindi! I knew it! Sinasabi na nga ba, hindi ka papatol sa isang pla-pla. Diyos mio, Giorgio. Wala na bang ibang babae sa Quezon City? Bakit ka naman pumatol sa isang bakla? Bakit ikaw hindi ka bakla? I'm a trans woman. Oo, pamilya kami ng mga trans. Pero hindi ako bakla. Wes! Babae din ako! Babae din ako! Kaya huwag niyo akong matawag-tawag na! Ah! Hindi ako bakla! Hindi ako bakla! Babae! Sinasabi ko na nga ba eh.
Tama ang kutob ko. Bakla ka. Hindi ako bakla. Umiinom ako. Umiinom ako bibigam ng Dayan, ng lotion roll, ng microfeel, ng Andromar. Pero hindi ako bakla. Hindi ako bakla. Alam mo, Agnieszka, mabuti pa. Bumalik ka na sa Quezon City. Hindi kita mahal. At hindi kita girlfriend. Ikaw lang ang gumawa ng lahat ng yan sa isip mo. Ikaw lang ang nagpapantasya na boyfriend mo ko. Hindi tayo mag-jowa. Dog, mahal naman kita. Mahal na tayo. Walang tayo? Walang galang lang po, sir, ha? Pero, sir, sana kasi noon yung pa sinabi sa kanya yan, eh. Pinaasa mo yung tao, sir. Tao. Nasasaktan. Agnieszka! Pedro! Agnieszka! Saan ka pupunta? Ha? Kung sabihin, in love ka sa security guard na yun. Security guard? Ng condo. Bakit? Pinigilan ba kita sa pagmamahal mo kay Gabriel? Nasaan ang security mo? Pagod ka na, Agnieszka. Alam na, itinig mo na to.
Tingin mo na, tingin mo na, tingin mo na. Mali po ba yung ginawa ko, tita? Mali po ba na sabihin kay Anyeshka yung totoo? Walang mali sa pagsasabi ng katotohanan. Alam ninyo kung anong mali. Yung itinatago at itinatanggi ninyo ang isang bagay na totoo. Mahirap yun. Mabigat sa dibdib. Para kang nagtayo ng isang hawla na ikaw mismo ang nakakulok. Hindi ka makalipad. Eh, paano tita kung mali naman pala yung nararamdaman mo para sa isang tao? Kailangan pa bang ipaalam yung feelings mo para sa kanya? Eh, paano? Paano mo malalaman na mali yung nararamdaman mo kung di mo i-confirm? Dapat kasi... Huwag kang matakot na sabihin sa kanya yung nararamdaman mo. Eh, paano nga kung confused lang pala yung tao? Kahit may nangyari na sa kanila? Ay, kung may nangyari hindi na... Hindi pa ba confirmation yun na may possibility na maging sila? Lalo na kung nag-e-effort yung tao na maipakita na gusto niya yung tao. At iparamdam sa kanya na mahalaga pala siya? Normally kasi... Ay, hindi normal sa kanya na umamin agad dun sa mahal niya. Kasi nga, hambog yung mahal niya. Huh? Mayabang. Ma-pride. Ay? Feeling guwapo. Mayabang. Ma-pride. Pero I'm sure... Guwapo talaga. Pero tita, mahal na pala niya. Oh, bakit di nakapakasay kausapin yung taong yun? Na gusto niya yung guwapong yun. Sabihin niya lang yun para magkaaminan na. Kung aaminin mo kasi... Eh, hindi siya aamin doon, tita. Kasi nga, hindi naman siya sigurado kung mahal din siya eh. Kaya yun. Maraming pa-fall dyan. O punyeta, kayong dalawang mag-usap. Wala na akong nabuong sentence. Ang mabuti pa, mamamasyal na lang ako. Walang mamamasyal! Dahil hindi siya mahal! O punyeta, maiwan ka dito. Kami na lang ang mamamasyal. Itong mama mo may pagkatanga din. May in love sa security guard. Pero hindi naman pala siya mahal. Tanga. Halika ka na nga, magpalit tayo ng damit. Mamamasyal tayo. Maiwan ka dyan. Halika na. Hindi na ako mahal! Hindi ako mahal ni Pedro! Thank you.
sarap. Mama mo? Bakit? Bakit ano? Bakit parang nanakot ka? Last picture na kasi namin to together eh. Last family picture. After nitong Christmas na to, lumipad na siya to Paris. To work as a DH. Domestic helper ang mama mo. Ang papa ko. Si Papa Jerica. She likes to be called Papa. Papa Jerry. Pero bago siya nag-transition, katulong mo na siya sa friends. Isa siyang trans man. So, si Mama Ru, siya ang biological father mo? Yes. Nagkakilala sila in a very odd way. Sa simbahan. Lay minister pa si Mama Ru noon. Brother Rosauro pa yung pangalan niya. Madre naman si Papa Jerica. Sister Gervasia yung tawag sa kanya doon. Ayun. Na-develop silang dalawa. Isang bakla at isang tomboy. At eventually, hinanap nila yung totoong identity nila. And boom! Naging Mama Ru ko yung biologically male at naging Papa Jerry ko yung biologically female. And they swapped gender roles. And they created me. Weird, no? Cool nga eh. Why be sad? Sad lang kasi
Never ko nang nakita ulit si Papa Jerry. Hindi na siya umuwi from Paris. And he promised me na dadalhin niya ako dun to see the Eiffel Tower. Pero hanggang souvenirs na lang ng Eiffel Tower yung nakikita ko eh. Ito kasi yung palaging pinapadala ni Papa Jerry nung high school ako. And I heard from Mama Ru na Papa Jerry got married na to with the lesbian na taga Sweden. At doon na nag-start si Mama Ru mag-transition into woman. Don't be sad. Buti ka nga. May mother and father figure ka sa katauhan ni Mama Ru eh. Nako. I never met my dad. Nabuntis kasi ang mother ko nang hindi niya kilala ang father ko. Yung mother ko kasi, ang hilig sa lalaki. Parang hindi mabubuhay ng walang lalaki. Ang ending, nandun siya ngayon sa US. Married to a young American guy. She's happy and contented. Working as a caregiver. Living with her husband and two kids. Nakalimutan niya na nga na may anak siya dito eh. Alam ko ano yung Christmas wish ko. Na sana happy at healthy si Papa Jerry. Ikaw. Sana. Sana maging tayo. Hoy! Dali, Clorox. Nagsisex kayo, no? Ba't ang tahimik nyo dyan? Manong nagsisex? Nagliligpit lang kami ng gamit, oh. O sige, bigisan nyo na dyan. Mamamashal tayo ng Tita Jackie nyo. Mama talaga. Halika na, Kitty May. Umuwi na tayo. Sino ka? Si Anyashka. Anong nangyari sa'yo sa loob? What happened to you? Putang ina! Ikaw, Ma'am Kitty May!
Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan itsura mo? Magmula ngayon, ito na ang bagong anyo ni Agnieszka Talakova. Mas totoo, mas simple, mas ako. Wow, retreat house in loob? Ang ganda ng transformation mo, te. Very pambahay. Hindi niya ako mahal, Kitimi. Gusto ko na lang ng ganun-ganun. Pagkatapos mo siyang umaalin ang buong puso, pagkatao, saan ka na nag-ganon-ganon? Susuko ka na nag-ganon-ganon, ha? Hindi ako sumusuko. Patuloy ang buhay. Nabubuhay ako. At mabubuhay ako para magmahal. Kaya, hindi na. Umuwi na tayo. Pedro, maraming salamat ha. Okay ka na. Pero, hanapin muna natin yung kotse mo. Mahirap maglakad papuntang Quezon City. Saka bumili na rin tayo ng gasolina. Hoy! Pagkatapos niyo ko gutom-gutumin lahat-lahat, iiwan niyo ako, baka nakatay mo ako! Ah!
aggressive! Puma! Parang sila mga aso! Sarah, tingnan mo ang tanawin doon. Parang may Loch Ness Monster. What do you think? Nakailang girlfriend ka na. Girlfriend? Wala pa eh. Hit!